Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Welcome po sa New Beginner Bible Study today. Welcome po sa ating New Beginner Bible Study sa araw na ito. By the grace of God, from today, we can start New Beginner Bible Study. Sa biyaya ng Diyos, sa araw na ito, tayo po'y magsisimula ng ating New Beginner Bible Study. Especially for the newly saved. Lalo na po, ito ay para po sa mga bagong ligtas. After we got the salvation, right? We have to learn how to live our new Christian life. Pagkatapos maligtas, kailangan po nating matutunan kung paano mamumuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay. So it's 8 weeks, 8 session course. Kaya ito po ay 8 weeks or 8 session course. So if you finish the whole session through this New Beginner Bible Study, you can understand what's a new Christian life. Kaya po, kapag natapos niyo po itong 8 weeks course, maintindihan niyo po kung ano po itong panibagong buhay Kristiyano. So, it will be very important and precious time. At ito po ay magiging mahalaga at makabuluhang oras. So, I really hope you can finish it for session, 8 session. Kaya umaasa po ako na matatapos po natin yung hanggang sa 8 session. And after you finish 8 session, we will also provide certification. At pagkatapos nating matapos yung 8 session po, magbibigay din po ng mga certification. We will have a ceremony also for the graduation, New Beginner Bible Study. Magkakaroon din po tayo ng graduation para po sa mga nakatapos ng New Beginner Bible Study. So, I hope you can graduate and you get certification. Umaasa po ako na kayo po'y makakatapos at makakakuha ng certification. Okay? Okay po ba? Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasa. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa kapatnubay sa amin na manatili sa church. Especially from today, we can start New Beginner Bible Study. Higit sa lahat, magmula sa araw na ito, magsisimula po kami ng New Beginner Bible Study. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa salita ng Diyos. Let us understand you here through the Word of God. Nawa po, maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us incline our ear to the Word of God. At naway ikiling namin ang aming pandinig sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, sa simula hanggang matapos, umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. First, let's open to the Bible, Hebrews chapter 2. Una, buksan natin sa ating Biblia po, Hebreo kapitulo 2. Hebrews chapter 2, verse 3. Hebreo chapter 2, verse 3. If wala the guide. Kung wala pong Biblia, yung mga Bible po, gabayan po natin sila, tabihan po natin. Hebrews chapter 2 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Yeah, the Bible says, salvation, our salvation is just so great salvation. Sinasabi ng Biblia yung ating kaligtasan po ay dakilang kaligtasan. Yeah. Why salvation is just so great salvation? Bakit yung kaligtasan po ay napakadakilang kaligtasan? Because salvation determines our eternal life. Dahil yung ating kaligtasan po yung magtatakda ng ating buhay na walang hanggan. Yeah, we know, right? Only saved person can go to heaven. Nalaman natin yung mga taong ligtas po yung papasok ng langit. But unsaved person go to hell. Pero yung mga taong hindi ligtas, mapupunta sa impyerno. Yeah, it is determined by salvation, right? Iyan po yung nakatakda
ayon sa kaligtasan. Yeah, that's why in our life, what's the most important? Kaya sa ating kaligtasan, ano po yung pinakamahalaga? Yeah, our salvation is the most important, right? Yung ating kaligtasan po yung napakahalaga. That's why the Bible says, salvation is a so great salvation. Kaya yung kaligtasan, sinabi ng Biblia, kaligtasan ay dakilang kaligtasan. Yeah, that's why our salvation must be sure. Kaya yung kaligtasan natin dapat po sigurado. Yeah, must be clear. Dapat po kaligtasan malinaw. 2 Corinthians chapter 13. Ikalawang Korinto, chapter 13. Chapter 13. Chapter 13 po. Verse 5. 13 verse 5. Chapter 13 verse 5. 13 verse 5. Okay, yeah. Also, 13 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? It said, examine yourselves as to whether you are in the faith. Sinabi po dito, siyasatin ninyo yung mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Here the faith is about the faith of salvation. Dito po yung pananampalataya ay yung pananampalataya ng kaligtasan. You need to check yourself whether you have a true faith of salvation or not. Kailangan natin siyasatin yung ating sarili kung meron ba tayong tunay na pananampalataya o wala. Yeah. So, if you are not sure salvation, at first, you have to sure salvation. Kaya kung hindi ka pa sigurado sa kaligtasan, una, kailangan mong matiyak ang kaligtasan. If you're still not clear, yeah, you have to clear salvation first. Kung hindi ka pa rin malinaw sa kaligtasan, kailangan mong maging malinaw yung kaligtasan. Yeah, so, to sure and clear salvation, you need to listen carefully to the Bible seminar. Upang maging malinaw at sigurado yung kaligtasan, kailangan mong mapakinggan po yung Bible seminar. Yeah. Or you can come to me. If you are not sure, you can come to me. Ako ya, kung hindi ka sigurado, pwede ka pong lumapit kay Pastor. I will have a counseling. At ikaw po'y ka-counseling ni Pastor. Okay? Okay po ba? Salvation must be sure and clear. Yung kaligtasan po'y dapat sigurado at malinaw. Yeah, because it determines your eternal life. Dahil ito po yung magtatakda ng iyong buhay na walang hanggan. And then we can check our salvation by changes our life. At ma-check po natin yung ating kaligtasan sa magitan ng pagbabago sa ating buhay. 1 John chapter 5. Unang Juan po chapter 5. 1 John chapter 5. Unang Juan chapter 5. Verse 11 and 12. 11 and 12. Verse 11 hanggang 12. 1 John chapter 5, 11 and 12. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang Anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Yeah. It said verse 11, God has given us eternal life. Sinabi ko ito, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. When we get the salvation right, we also have eternal life. Nang magkaroon tayo ng kaligtasan, binigyan din po tayo ng buhay na walang hanggan. This life is in His Son. Yung buhay na ito ay nasa Kanyang anak. We get the eternal life through Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng buhay po sa magitan ng Jesucristo. Yeah. First prayer, he who has the Son has a life. At ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng liwa, ng buhay. When you get the salvation right, we has his Son, Jesus. Nang magkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon din po tayo ng anak sa Jesus. That's why we have a true life. Kaya meron na po tayong tunay na buhay. Yeah. So, the one who has the salvation has a true life. Kaya ang taong mayroong kaligtasan, mayroon siyang tunay na buhay. You are here now, right? Ikaw po ay narito ngayon po, di ba? Because you already got the salvation, right? Dahil nagkaroon ka na po ng kaligtasan, tama po ba? It means you have a true life. Ibig sabihin, mayroon ka ng tunay na buhay. We can think about what's the character? What's the characteristics of the life?
Kaya pag-isipan natin, ano yung katangian ng buhay? Yeah. Everything that has the life, there is a changes, right? Lahat ng bagay na mayroong buhay, mayroon pong pagbabago. Halimbawa, you can see outside, what can you see? Halimbawa po, tumingin kayo sa labas, ano po yung nakikita ninyo? What can you see? Ano po yung nakikita niyo po? You can see what, ano? Ano po ito? Puno. Tama? Puno, tama? Tama po, di ba? Yeah, puno, tama. Yeah. Puno, is it has a life or not? Yung punong ito, mayroon bang buhay o wala? Meron buhay, tama? That's why it grows, right? Kaya nga po ito'y lumalago. Tama? We can see changes, right? Nakikita natin yung pagbabago. It gives birth to the leaves. Una, ito po'y nagkakaroon ng dahon. And season come, it bear fruit. At kapag dumating yung kapanahunan, nagbubunga. Tama ba? Because it has the life. Dahil meron na itong buhay. May tanong ako? Bulak-bulak. May bulak-bulak. Meron pong bulaklak dito. Is it has a life or not? Meron ba itong buhay o wala? Ha? Huh? Wala? Tama, wala, wala. It's a man-made flower. Ito po'y gawa ng tao na bulaklak. Right? That's why we cannot see any change, right? Kaya hindi tayo makakita dito ng anumang pagbabago. Can it grow? Lalago ba ito? Hindi. No any change, right? Walang magiging pagbabago. Because it doesn't have a life. Dahil wala naman itong buhay. Even though we pour water, a lot of water, no change, right? Kahit nabuhusan natin yan ng maraming tubig, walang pagbabago. Because no life, right? Dahil walang buhay. But tree has a life. Pero yung puno mayroong buhay. That's why it grows, right? Kaya ito'y lumalago. When you get the salvation, right, we learn, we have a true life. Nang magkaroon tayo ng kaligtasan, natutunan po natin, mayroon tayong totoong buhay. You have a true life, right? Meron po kayong tunay na buhay. That's why you will grow. Kaya ikaw po'y lalago. You will show changes. Makikita sa iyo yung pagbabago. Yeah, it testify, yeah, you have a true life. At nagpapatunay ito na meron kang tunay na buhay. James chapter 2. Santiago kapitulo 2. James chapter 2. Santiago chapter 2. 17. Verse 17. 17 and 18. Verse 17 hanggang 18. James chapter 2, 17 and 18. Santiago chapter 2, verse 17 hanggang 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang pananampalataya ng nag-iisa, kung ito ay walang gawa, ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipapakit sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa, at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Verse 17 said, if faith does not have works, it's dead, right? Dead. Sinasabi po ng verse 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. We know, right? Nobody can be saved through works. Nalaman po natin, walang sino man yung maliligtas sa pamagitan ng gawa. Tama po ba? Ha? Tama po ba? This morning you also learned, right? We cannot be saved through our good deeds, right? Kanina umaga natutunan natin hindi tayo maliligtas sa magitan ng ating mabuting gawa. We cannot be saved through our works. Hindi rin tayo maliligtas sa magitan ng ating mga gawa. We can be saved through only faith. Maliligtas lamang tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Yeah. But if we have a true faith, our faith will be revealed through our works. Pero kung meron tayong totoong pananampalataya, ang pananampalatayang ito ay lalabas sa ating mga gawa. Right, it said, I will show, verse 18, the end of verse 18, I will show you my faith by my works. Sinabi ng verse 18 sa dulo, ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Yeah, here, the my works is my changes. Dito po yung aking mga gawa, ito yung aking pagbabago. If we have a true faith, if we are really saved, we will show changes. Kung meron tayong pananampalataya, mapapakita sa atin yung pagbabago. Yeah, changes of life. Yung pagbabago ng buhay. Yeah, so, you need to check yourself whether you have any changes after you got the salvation. Kaya kailangan mong siya sa atin ng iyong sarili kung meron bang pagbabago sa iyong sa buhay o wala. Do you have any changes? Meron ba kayong anumang pagbabago? Or pareho? O ganun pa din? Pareho, pareho. Right? No life, pareho. Ito po pareho, walang buhay. After one month, pareho.
Pagkatapos isang buwan, ganun after pa din. After 1 year pareho, right? Pagkatapos isang taon, ganun pa din. Yeah. So, if you have a true faith, yeah, you will show your true your faith through your works. Kaya kung meron kang tunay na pananampalataya, yung gawa mo po ay ipapakita sa magitan ng yung pananampalataya mo ipapakita sa magitan ng iyong gawa. Yeah, whenever we have the Bible seminar, many people listen to the Bible seminar. Sa tuwing tayo po ay nagbabahagi ng Bible seminar, maraming tao po ay nakikinig. Then they say, I got the salvation through the Bible seminar. Pagkatapos sinasabi po nila, nagkaroon daw sila ng kaligtasan sa magitan ng Bible seminar. But they don't show any changes. Pero hindi sila nagpapakita ng anumang pagbabago. Yeah. We encourage them to come to church to listen to the word of God. Hinihimok natin sila na pumunta sa church para makapakinig ng salita ng Diyos. But they say, I cannot. Pero sinasabi na lang, hindi ko yun magagawa. I'm busy. Abala ako. Yeah. Next time. Sa susunod na lang. They don't have a heart to come to church. Wala silang kagustuhang pumunta sa church. They don't have a heart to listen to the word of God. Wala rin silang kagustuhang makinig ng salita ng Diyos. No change, right? Kaya walang pagkabago, di ba po? But maybe you come today. Pero ngayon po, nakarating kayo. Yeah, even you try to listen to this new beginner Bible study. At maging sa Bible study na ito, sinubukan niyo pong pakinggan. Maybe it's a great change, right? Maraming malaking pagbabago po ito. Original, you are not the one who come to church like this. Sa tunayin, hindi ka talaga yung tao na nagpupunta sa church katulad ng ganito. Right? You show your change today, right? Kaya napakita mo yung pagbabago mo ngayong araw, di ba? And even they say they don't have a heart to evangelize lost soul. At kahit na sinasabi nila, meron silang puso na mag-evangelize ng mga kaluluwa. They don't have a heart to render the grace of God. Meron silang puso na suklayan yung biyaya ng Diyos. Yeah. No change, right? Kung ganyan po, kung walang ganito po, walang pagbabago. Yeah. How can you know they are really saved? Paano natin malalamang sila'y ligtas? It's right. Faith without work is dead. Kaya pares lang ito, pananampalatayang walang mga gawa ay patay. So if we have the true faith, our faith will be revealed through our works. Kaya kung meron tayong tunay na pananampalataya, yung ating pananampalataya ay mahayag sa magitan ng ating gawa. Yeah. So you need to check yourself whether you have any changes after salvation. Kaya kailangan mong siyasatin ang iyong sarili kung meron bang anumang pagbabago sa iyo. Okay, naintindihan niyo po? Sunin mo? Anyway, your salvation must be sure and clear. Gayun pa man, ang kaligtasan mo ay dapat sigurado at malinaw. Today is the first session, so at first we need to understand about the three stages of salvation. Ngayon po ay first session. Una, kailangan ting maintindihan yung tatlong yugto ng kaligtasan. At first, let's open to the Bible, Mark chapter 4. Una po, sa Marcos chapter 4. Mark chapter 4. Marcos chapter 4 verse 26. So verse 26 hanggang 28. 26 hanggang 28. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, ang karayan ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Yeah, verse 26, sinabi ni Jesus, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Sinabi ni Jesus sa verse 26, ang karya ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-asik ng binhi sa lupa. Yeah. Then, what happened? 27, the seed should sprout and grow. At sumisibol at lumalaki ang binhi. Yeah, because the seed also has the life. Dahil yung binhi po, meron ding buhay. Yeah, there is a sprout and grow. Kaya meron pong pagsibol at paglaki. Yeah. And then, as a result, verse 28, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. Pagkatapos sa verse 28, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Yeah.
So maybe you have the experience. Marahil meron po kayong karanasan. Yeah, there is the ground. Meron po ditong lupa. Yeah, and you scatter seed on the ground, right? At mag-aasik ka ng binhi sa lupa. But this seed, seed has the life. Pero yung binhing ito, mayroong buhay. That's why it gradually, right, grow, right? Kaya unti-unti po itong lumalago. Yeah, sprout. Meron sprout. Nagkakaroon po ng sumisibol. Because it has the life. Dahil meron itong buhay. You experience, right? Aranasan niyo po ito, di ba po? We need to understand what it means the seed. Kailangan natin maintindihan, ano po yung kahulugan ng binhi? Luke chapter 8:11. Sinabi ni Jesus, o ngayon, ito ang talingaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. Ang bini ay ang salita ng Diyos. Naintindihan? Yeah. So, scatter seed means preach the word of God. Kayong pag-asik ng bini, pangangaral ng salita ng Diyos. Yeah. What it means the ground. At ano po yung ibig sabihin ng lupa? Yeah, chapter 8, verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtiyaga. Yeah. The ground, right? Yeah. Sa mabuting lupa, good ground is a ay mabuting puso, right? Yeah, so the ground is our heart. Kayong lupa, ito po yung ating puso. But our heart is different, right? Pero yung puso natin magkakaiba, tama po ba? Some people have a good heart. Merong iba, mabuti ang puso. Good ground. Mabuting lupa. You listen to the Bible seminar, right? Last time? Diba, nakaraan po na pakinig kayo ng Bible seminar. Tama? Yeah, so from first the session, yeah, you learn God is really alive. Mula sa first hanggang third session, natutunan ninyo ang Diyos ay buhay. Tama? Ha? Huh? Tama po ba? Yes. Ang Diyos ay buhay? Yeah. At Biblia, Toto. Tama? Yeah. Toto at salita ng Diyos. Tama? Yeah. You understand? Then possession, you learn about your sin. At sa first session, natutunan yun tungkol sa iyong kasalanan. Yeah. Then you understand you are sinner. Pagkatapos naintindihan mo, ikaw ay makasalanan. Tama? Because of your sin, you understand? Yeah. You go to eternal hell. Dahil sa iyong kasalanan, naunawaan mo, patungo ka sa impyerno. Yeah. Then maybe you come to the repentance. At dahil dyan, marahil nakarating ka sa pagsisisi. Oh Lord, I am sinner. O Panginoon, makasalanan ako. Because of sin, I will go to hell. Dahil sa kasalanan ko, mapupunta ako sa impyerno. I don't want to go to hell. At ayaw kong mapunta sa impyerno. Please help me. Pakiusap, tulungan Please mo. Please save me. Pakiusap, iligtas What mo. What shall I do? Ano yung dapat kong gawin? You cry out. Kaya dumaing ka. Repentance, right? Pagsisisi. Tama? Your heart come to the repentance. Yung puso mo dumating sa pagsisisi. Yeah, it's a good ground. Yan po ang mabuting lupa. Yeah, you become good ground. Naging mabuting lupa ka. Huh? After fourth session, you come to good ground. Pagkatapos ng fourth session, dumating ka sa mabuting lupa. Yeah, and fifth session, you heard the gospel. At sa fifth session, narinig mo ang ebanghelyo. Yeah, gospel. The word of God. Ang salita ng Diyos. The word, gospel also, the word of God also has the life. Ang salita ng Diyos meron din po itong buhay. It's like a seed. Ito po'y katulad ng binhi. Yeah. It has the life, right? Meron itong buhay. Then it planted to good ground. Kung ganyan, ito po'y naitanim sa mabuting lupa. Your heart was ready, right? Yung puso mo handa, tama ba? Yeah, because your heart come to the repentance. Dahil yung puso mo dumating sa pagsisisi. That's why when you listen to the gospel, you accept the gospel in your heart.
Kaya nung mapakinggan mo yung ebanghelyo, tinanggap mo yung ebanghelyo sa iyong puso. Oh, Jesus Christ? O Panginoong Hesukristo? He already redeemed all my sins? Tinubos niya na lahat ng aking kasalanan? His blood already redeemed my future sin? Yung kanyang dugo yung tumubos sa aking kasalanan sa inaharap? He obtained the eternal redemption? Tinitiyak niyang walang hanggang katubusan? Gospel, right? Ebanghelyo. Then you understand the gospel? Pagkatapos naunawaan mo ang ebanghelyo. Then you believe in the gospel in your heart? At sumampalataya ka sa ebanghelyo sa iyong puso. Tama po ba? Yeah, then the life was already planted in you. Kaya yung buhay ay naitanim na sa iyo. Then you are born again. Pagkatapos ipinanganak kang muli. Yeah, you got the salvation. Nagkaroon ka ng kaligtasan. Yeah, you became children of God. Naging right? Anak ka na ng Diyos. It happened. Ito po yung nangyari. Yeah. So you have to understand. Yeah. So true life was planted in you. Kaya yung tunay, totoong buhay ay naitanim sa iyo. Yeah. So we think about Una ang usubong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Yeah. We think about what it means. Pag-isipan po natin ano yung kahulugan nito. Yeah. It explains three stages of salvation. Ipinapaliwanag dito yung tatlong yugto ng kaligtasan. Yeah. First blade. Una yung uhay, yeah, usubong. Second the head. Ikalawa, uhay. Yeah, and then the grain of the head. At sunod po yung uhay na hitik sa butil. So first, think about what it means a blade. Una, pag-isipan natin, ano po yung usbong? Blade is a start of life. Yung usbong po, ito yung simula ng yeah, buhay. It's a first stage is salvation of a spirit. Ito yung unang yugto, yung kaligtasan ng espiritu. You got the salvation, right? By faith. Nagkaroon ka ng kaligtasan, di ba po? Dahil sa pananampalataya. Yeah, by the grace of God, right? Dahil sa biyaya ng Diyos. Yeah. So, let's open to the Bible, Ephesians chapter 2. Buksan natin Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 8. Chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2. Verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yeah. By grace, you have been saved through faith. Right? Sa biyaya kay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Yeah, that's why, right? You are saved by faith, by the grace of God. Right? Kaya ikaw ay naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. You already have this salvation, right? Meron ka na pong ganitong kaligtasan po, di ba? Yeah. It's already tapos na, right? That's why you use the past sentence. Kaya sinabi po dito, yung nakaraan po, tapos na. Yeah. Tama? Tapos na? You already got the salvation? Nagkaroon na kayo ng kaligtasan po, di ba? Tama? Tama po ba? Yeah. It's a salvation of a spirit. Yan yung kaligtasan ng espiritu. Yeah, or salvation over the souls. O kaligtasan ng kaluluwa. 1 Peter chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Buksan mo ang Biblia. 1 Peter chapter 1. Verse 8 and 9. Unang Pedro chapter 1. Verse 8 hanggang 9. 8 and 9. Also, 1 Peter chapter 1. Yeah, 8 and 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah. We have not seen Jesus Christ, right? Hindi po natin nakita si Jesucristo. Tama? But we believe in Him. Pero tayo sumasampalataya sa Kanya. So we love Him, right? At iniibig natin siya, di ba po? And verse 9, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. At sinabi po sa verse 9 na
Tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Yeah. By faith, we have this salvation, right? Sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng ganitong kaligtasan. Yeah. So, it's a salvation of a soul or salvation of a spirit. Kaya ito yung kaligtasan ng kaluluwa o kaligtasan ng espiritu. Yeah. So, some of you, right, you got this salvation through Lester Grand Bible Seminar. Kaya ilan sa inyo nagkaroon ng kaligtasan sa magitan ng nakaraang Bible Seminar. So, I emphasize, right, you have to sure this salvation. Kaya binibigyang din ko po na kailangan niyong siguraduhin ang kaligtasan ito. And then it is called justification. At tinatawag po itong pag-inaring ganap. It means originally you are sinner, right? Sa katunayan, isa kang makasalanan. Tama? But you became children of God. Pero naging anak ka ng Diyos. And God considered as if you don't have any sin. At itinuturing ka ng Diyos na wala na pong kasalanan. God consider you are just. Tinuturing ka ng Diyos na matuwid. Yeah, it's so amazing, right? Kamangha-mangha po ito, di ba? Yeah. That's why it is called justification. Kaya tinatawag po itong inaring ganap. Yeah, because of this salvation, right, we can go to heaven. Kaya dahil sa kasaligtasan nito, mapupunta tayo sa langit. Some when I have the counseling, I ask them, are you sure salvation? Yung ilan sa mga tao po, tinatanong ko sila, sigurado ka na ba sa kaligtasan? They say, oh, I'm sure salvation. Sinasabi nila, opo, sigurado na po ako. So, are you sure you can go to heaven? Okay, sigurado ka bang papasok ka ng langit? Ah, hindi sigurado. Pagkatapos, sabi po, hindi sigurado. If you sure salvation, right, you can also sure you can go to heaven, right? Kung sigurado ka sa kaligtasan, di ba po, sigurado ka rin papasok sa langit? Because only save the person can go to heaven, right? Dahil yung mga taong ligtas lamang ipapasok sa langit. So if you sure this salvation, you can go to heaven, right? Kaya kung sigurado ka sa kaligtasan ito, mapupunta ka sa langit. Yeah. Naintindihan niyo po? It's a first stage of salvation. Yan po yung unang yugto ng kaligtasan. Yeah. Second, ikalawa, after blade, meron head. Pagkatapos po ng usbong, merong buhay. It's a growth of life. Ito yung paglago ng buhay. Yeah. But it is a core salvation of a character or salvation of a life. Pero tinatawag itong kaligtasan ng pagkatao o ng buhay. It is accomplished by obeying to the Holy Spirit. Na isasakatuparan ito sa magitan ng pagsunod sa Espiritu Santo. But it isn't used a present sentence. Pero ang ginagamit dito, yung pangkasalukuyan. Because it is not complete. Dahil hindi pa naman ito tapos. It's a continuum. Ito po'y nagpapatuloy. Let's open to the Bible, Philippians chapter 2. Buksan natin, Filipos, kapitulo 2. Philippians chapter 2. Filipos, chapter 2. Verse 12. Verse 12. Chapter 2, 12. Philippians. Chapter 2, 12. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. It said, work out your own salvation with fear and trembling. Sinabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. It is not finished, right? Hindi pa ito natatapos, di ba po? It's a in your present sentence. Ang ginamit pong sentence po dito, yung pangkasalukuyan. Work out your own salvation. Isagawa ang inyong sariling kaligtasan. You have to clearly understand what it means. Kailangan niyo pong malinaw na maintindihan ano po yung kahulugan nito. Here, salvation different from the salvation of a spirit. Dito po yung kaligtasan dito, ay iba po ito sa kaligtasan ng Espiritu. Yeah. Here, the salvation is a salvation of a character or life. Dito po yung kaligtasan ng pagkatao o ng buhay. Even though we already got the salvation, we still have a simple nature. Kahit na nagkaroon tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. Yeah. Our character was not yet changed. Yung ating pagkatao po hindi pa nababago. Our character must be changed
gradually. Kaya yung ating pagkatao katangian po unti-unting dapat mabago. We have to follow the Jesus Christ. Our character must follow the Jesus Christ. Yung ating pagkatao po ay dapat sumunod kay Jesucristo. Yeah, but it takes time. Pero aabot ito ng panahon. Yeah, it is not complete immediately. Hindi po ito ganap na agad. Yeah, that's why it's the salvation of a character. Kaya tinatawag po itong kaligtasan ng pagkatao. Yeah, so it said Philippians chapter 2:12, work out your own salvation. Kasi sinabi dito, isagawa ninyong inyong sariling kaligtasan. Yeah. So it is a core sanctification. Tinatawag po itong pagpapakabanal. Even though we got the salvation right, yeah, we still have a sinful nature. Kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasan po, di ba? Meron para tayong likas na kasalanan. We are not completely holy, right? Hindi tayo ganap na banal. That's why we have to accomplish the holiness more and more. Kaya kailangan nating higit na maisakatuparan ang kabanalan. Yeah. But it takes time. Pero aabot ito ng panahon. Yeah, we have to accomplish it in our Christian life. At kailangan natin itong masukatuparan sa ating buhay Kristiyano. Yeah, this is a growth of life. Ito yung paglago ng buhay. Yeah, salvation of a character. Kaligtasan ng pagkatao, katangian. So you have to discern first stage, second stage. Kaya kailangan yung makilala po, malaman yung pagkakaiba sa unang yugto at ikalawang yugto. Some people, they confuse first stage, second stage, confuse. Dahil minsan may mga tao po, naguguluhan sila sa una at ikalawang. That's why they say, how can you know, how can you ensure salvation? Kasi sinasabi nila, paano natin masisigurado yung kaligtasan? Yeah, maybe we can know when we, after death, we can know our salvation. Marahil malalaman natin ito, na talagang ligtas tayo pagkatapos ng kamatayan. Yeah, because we have to accomplish our salvation in this world. Dahil kailangan daw natin isakatuparan yung ating kaligtasan sa mundong ito. Yeah, because they misunderstand. They don't understand. Dahil hindi po nila ito naiintindihan. Yeah, salvation of the Spirit, already tapos na, right? Yung kaligtasan ng Espiritu po, tapos na. We have to only accomplish salvation of a character. Ang kailangan na lang natin isakatuparan yung kaligtasan ng pagkatao. That's why we need our Christian life. Kaya nga po kailangan ng ating Kristiyanong pamumuhay. Yeah, then the third stage is a grain. At yung itlong yugto, uhay na hitik sa butil. It's a fruit of life. Ito yung bunga ng buhay. Yeah, but it is a salvation of a body. Ito po yung kaligtasan ng katawan. The Bible, Romans chapter 8. Sa Biblia po, Roma chapter 8. Romans chapter 8. Verse 23. Romans chapter 8, 23. Roma chapter 8, verse 23. 8:23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi lamang sanglika, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masiding paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Yeah. Here it said the redemption of our body, right? Dito po nabanggit yung pagtubos sa ating katawan. Yeah. Salvation of our body. Kaligtasan ng ating katawan. Yeah. We open the Bible, Philippians chapter 3. Buksan po natin sa ating Biblia, Philippos chapter 3. Philippians chapter 3. Verse 20 and 21. Verse 20 hanggang 21. 20-21. Also, Philippians chapter 3, 20 and 21. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. You know, right? Someday, Jesus Christ will come again. Nalaman natin po, di ba, balang araw, si Jesus ay muling darating. When He comes again, what will happen? Sa muli niyang pagdating, ano po yung mangyayari? Verse 21 said, yeah, we'll transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. Sinabi po ng verse 21 na
siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Even though we got the salvation, our body is just lowly body. Kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasan, yung katawan natin po ay hamak na katawan pa rin. Our body is a corruptible body. Yung katawan natin ay nabubulok na katawan. Our body is a mortal body. Yung katawan natin, mortal na katawan. But when Jesus come again, our body transformed. Pero sa muling pagdating ni Jesus, yung katawan natin mababago. Changed to incorruptible body. Babaguhin po sa isang katawang hindi nabubulok. We changed to immortal body. Gagawin itong immortal na katawan. It is a resurrection. Ito po yung muling pagkabuhay. When Jesus come again, we will be resurrected, right? Sa muling pagdating ni Jesus, tayo muling bubuhayin. That is a salvation of our body. Yan yung kaligtasan ng ating katawan. The Bible. First Corinthians 15:51-53, basahin po natin nang sabay-sabay. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang iwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. It explains about resurrection, right? Pinapaliwanag dito yung patungkol sa muling pagkabuhay. So, it will happen when Jesus comes again. Mangyayari po ito sa muling pagdating ni Jesus. So, it is a salvation of a body. Kaya ito yung kaligtasan ng katawan. It will happen in the future, right? Mangyayari po ito sa hinaharap. So, it is a future sentence. Kaya ginagamit po ito ng future sentence. It is a called glorification. Tinatawag po itong pagluluwalhati. Because our lowly body changes to glorious body. Dahil yung hamak nating katawan babaguhin sa maluwalhating katawan. Now we are struggling because of our sinful nature, right? Ngayon po, di ba, nahihirapan tayo dahil sa ating likas na kasalanan. But when Jesus comes again, when we are resurrected, we are free from sin. Pero sa muling pagdating ni Jesus sa ating muling pagkabuhay, magiging malaya na tayo sa kasalanan. Yeah. It's a salvation of a body. Right? Yan po yung kaligtasan ng katawan. It will happen when Jesus comes again. Mangyayari ito sa muling pagdating ni Jesus. This is a third stage. Ito po yung tatlong yugto. Yeah. Salvation of a body. Kaligtasan ng katawan. Naintindihan niyo po? Naintindihan po ba? First, the second, the third stage of salvation. Yung una, ikalawa, ikatlong, tatlong ito ng kaligtasan. When you did somewhere, you can clearly understand the Bible. Kapag nakilala nyo itong mabuti, maintindihan nyo din pong mabuti yung Biblia. So, if it's sure, automatically, it will happen. Kung ito po ay sigurado, automatic right? Po itong mangyayari. If your salvation of a spirit is sure, automatically, someday, you will get the salvation of a body. Kaya kung meron ka na pong kaligtasan ng Espiritu, automatic po balang araw, magkakaroon ka ng kaligtasan ng katawan. So, you don't need to worry about salvation of a body. Kaya hindi mo na kailangang alalahanin pa yung tungkol sa kaligtasan ng katawan. Automatically, it will happen, right? Dahil automatic itong mangyayari. It's what's remaining. Kung ganyan, ano po yung natitira? Tama? Ito po. It's not yet complete, right? Hindi pa ito tapos. Yeah, it's our Christian life. Yan yung ating Kristiyanong pamumuhay. We have to complete salvation of a character or the life. Kailangan ating may sakatuparan yung kaligtasan ng pagkatao ng buhay. Yeah. So we have this new beginner Bible study to know our Christian life. Kaya meron tayong ganitong new beginner Bible study para malaman ang ating pamumuhay Kristiyano. There are four essential things for our Christian life. Meron pong apat na kinakailangang bagay sa ating pamumuhay Kristiyano. We will learn one by one. Pag-aaralan po natin ito ng paisa-isa. Yeah. First, word. Una, salita. Second, prayer. Ikalawa, panalangin. Third, fellowship. Ikatlo, fellowship. Four, evangelism. At ikaapat po ay evangelism.
Okay? So, it's like a four-wheel over the kotse. Ito po'y katulad ng apat na gulong ng isang kotse. These four elements should go together. Yung apat na elementong ito kailangang sabay-sabay. So, for good Christian life, we have to understand these four essential things for our Christian life. Kaya para sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan nating maintindihan yung apat na kinakailangang bagay sa ating Kristiyano pamumuhay. So in this new beginner Bible study, we will learn about it one by one. Kaya sa ating new beginner Bible study, ito yung ating pag-aaralan ng paisa-isa. Okay? Yeah. But today, we just think, what should we be careful after salvation? Pero ito po pagkatapos, ano po yung dapat nating maging pag-iingat pagkatapos ng kaligtasan? We have to know there is affliction after salvation. Kailangan nating malaman po, mayroon pong mga kahirapan pagkatapos maligtas. Because some Christian they are stumble when they meet some affliction. Dahil mayroon pong mga Kristiyano na titisod sila kapag nahaharap na sila sa mga kahirapan. Because many Christian think when they got the salvation, they think I will not have any problem. Dahil marami sa mga Kristiyano po pagkatapos maligtas, iniisip nila, hindi na ako magkakaroon ng problema. Because I became children of God, I will prosper always. Dahil anak na ako ng Diyos, palagi akong magiging sagana. It's a complete misunderstanding. At yan po'y ganap na maling pagkaunawa. This morning we also learn, right? So umagang ito, natutunan din natin according po, di ba? According to God's will, sometimes God allow many affliction in our life. Ayon sa kalooban ng Diyos, minsan pinapaintulot sa atin yung kahirapan sa ating buhay. The Bible said, Awit 34. Sinasabi ng Biblia, Awit 34. Awit 34, verse 19. Awit 34, verse 19. Awit 34, 19. Okay, yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Yeah. Few are the affliction of the righteous. Kaunti ang kapigatian ng matuwid. Tama o hindi? Tama po ba o mali? Tama? Tama po? Few are the affliction of the righteous. Kaunti ang kapigatian ng matuwid. Tama o hindi? Tama po ba yun o hindi? Oh, tama? Tama po. Ano po ba nakalagay sa Bible? Sinabi ng Biblia. Ano po sabi ng Biblia? I changed it, right? Binago ko po. The Bible said marami, right? Sabi ng Biblia, marami po. Yeah. After salvation, we can have many operations. Pagkatapos ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng maraming kapigatian. But don't worry. Pero huwag po kayong mag-alala. But the Lord delivers him out of them all, right? Ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. God will deliver you from the oppression. Iniligtas ka ng Diyos mula sa mga kapigatian. And God will bless more through the oppression. At higit na magbibigay ng pagkapala ang Diyos sa magitan ng kapigatian. So don't misunderstand, after salvation you will prosper always. Kaya huwag kayong magkaroon ng maling pagkaunawa na pagkatapos maligtas, palagi kayong sasagana. Then you will not be stumbled. Kung gayon, para hindi po kayo matisod. So in this new beginner Bible study, we will also think about the affliction of a Christian. Kaya sa new beginner Bible study na ito, pag-aaralan din po natin yung kapigatian ng mga Kristiyano. Okay? Okay po? You have to be careful about the affliction. Kaya kailangan natin maging maingat patungkol sa kapigatian. And also, after salvation, we have to keep our position well. At pagkatapos ng kaligtasan, kailangan natin maingatang mabuti yung ating posisyon. Sometimes, after salvation, you don't keep your position. Minsan po, pagkatapos nating maligtas, hindi na natin iniingatan yung ating posisyon katayuan. But the Bible says, 1 Corinthians chapter 7. Pero sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 7, Chapter 7, verse 20. 7, verse 20. 1 Corinthians, chapter 7, 20. Okay, yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin.
When you are saved, it's the same. You are called by God. Nung ikaw ay maligtas, pareho lang din po nito na tinawag ka ng Diyos. There is a your physical position in this world. Ibig sabihin, meron kang physical na katayuan sa mundong ito. If you are housewives, your physical position is still housewife. Kung ikaw isang housewife, yung katayuan mo ay housewife pa rin po. If you are student, your physical position is your student. Kung ikaw ay estudyante, yung physical mong katayuan, estudyante pa rin po. You are worker, you are still worker in your physical position. Isa kang manggagawa. Manggagawa pa rin yung iyong physical na katayuan. So you have to keep your position. Kaya kailangan mong mapanatili ang iyong katayuan. For example, the housewife, sometimes housewife, they neglect their housework. Halimbawa po, yung may bahay po, palagi niyong pinapabayaan yung kanyang tahanan, yung gawain sa bahay. I got the salvation. Uy, nagkaroon na ako ng kaligtasan. I will diligently go to church. Masigasig akong pupunta sa church. I attend the sermon. Dadalo ko sa mga sermon. I attend the fellowship. Dadalo ko sa fellowship. Then you think, no problem, housework. I hindi ko lang housework. At iniisip mo, walang problema, pabayaan na lang yung gawain sa bahay. Because I go to church. Dahil pupunta naman ako sa church. It's not keeping your position, right? Hindi po ito yung pagpapanatili ng iyong katayuan. Yeah. And student, right? Meron student? At meron po ditong mga estudyante? Students say, I got the salvation. Sinabi ng mga estudyante, nagkaroon na ako ng kaligtasan. Someday I will go to heaven. Walang araw, papasok na ako sa langit. I don't need to study. Hindi ko na kailangan mag-aral. I might have studied. Mahirap mag-aral. Yeah. I just go to church. Pupunta na lang ako sa church. Tama o hindi? Tama po ba yun? Hindi. Hindi. Hindi po. It's not keeping position, right? Hindi po yan yung pagpapanatili ng katayuan. If you are in workplace, you have to keep your position also. Kung ikaw ay nagtatrabaho, panatiliin mo din yung iyong katayuan. Yeah. Even mahirap work, you have to keep your position. Kahit na mahirap magtrabaho, panatiliin mo ang iyong katayuan. Let each one remain in the same calling in which he was called. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. When you keep your position well, you can also successful in your Christian life. Kapag napanatili mong mabuti ang iyong katayuan, magtatagumpay ka din sa iyong buhay Kristiyano. Okay? Okay po? Yeah. And getting a supply is a first before we do something after salvation. Kaya yung matustusan po yung unang bagay bago po tayo gumawa ng anuman pagkatapos maligtas. When you get the salvation, maybe you have you understand the grace of God. Marahil pagkatapos mong maligtas, naunawaan mo yung biyaya ng Diyos. And you have the heart to render the grace of God. At meron kang puso na suklian ng biyaya ng Diyos. Meron? Meron po ba kayong ganito? Meron? Meron? Meron po ba? It's normal. You have the heart to render the grace of God, right? Normal po na magkaroon kayo ng kagustuhan o pusong suklian ng biyaya ng Diyos. Yeah. Because of the heart to render the grace of God, right? You come to church, right? Dahil sa pusong suklian yung biyaya ng Diyos, kaya ka nakarating sa church. Yeah. It's a good heart. Yan po yung mabuting puso. But, subalit, yeah. Getting the supply is more important. Mas mahalaga po na matustusan ka muna. Sometimes, some Christian, they neglect getting the supply. Minsan po may mga Kristiyano pinababayaan nila yung pagkuha ng tustos. Yeah. And then without getting a supply, they try to do something. At kahit na hindi sila natutustusan, may ginagawa silang isang bagay. Yeah. We learn, right? No life. Natutunan po natin wala itong buhay. That's right. No need us any supply, right? Kaya hindi ito kailangan ng anumang tustos. Will you pour water every day? Araw-araw ba ka bang magtitilik dito ng tubig? No need a supply. Hindi po kailangan ng tustos. No life. Dahil wala naman itong buhay. But outside, meron life. Pero sa labas, merong buhay. It need a supply, right? Yan ay kailangan ng panustos. The tree needed to get the water every time. Yung puno, kailangan niyang madiligan araw-araw. You have a life. Meron kang buhay. You need also supply. Kailangan mo ring matustusan. You can get the supply through the word of God. Matustusan ka sa pamagitan ng salita ng Diyos. In church, right? Sa loob ng church. That's the first. Yan po yung una. Sometime, when you get the salvation, you have the heart to evangelize your family. Minsan po, pagkatapos mong maligtas, nagkaroon ka ng puso na
evangelize ang iyong pamilya. Of course, it's a natural. Opo, natural lamang iyon. Yeah, it's a good heart. Mabuting puso din po yun. But you shouldn't neglect getting a supply. Pero wag mo ding pababayaan yung pagkuha mo ng panustos. Sometimes they say, this week, I will go to my province. Meron pa po nagsabi, sa linggong ito, pupunta ako sa aking probinsya. I will evangelize my family there. Evangelize ko yung aking pamilya doon. Yeah, but the problem, you don't listen to the word of God. Pero yung problema, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Right? Especially the newly saved, this situation happened. Lalo na po sa mga bagong ligtas, yung ganitong sitwasyon nangyayari. But when they try to evangelize the soul there, it's not easy. Pero kapag sinusubukan nilang mag-evangelize doon ng mga nawawalang kaluluwa, hindi madali. Sometimes they persecute. Minsan sila inuusig. Yeah. When you fail, you will be discouraged. Kapag nabigo ka, ikaw ay panghihinaan. Yeah. Then, when you are discouraged, you don't have a heart to continue your Christian life. At kapag napanghinaan ka, wala ka ng puso na ipagpatuloy yung iyong buhay Kristiyano. Then you can be stumbled. Pagkatapos, ikaw ay matitisod. That's why it frequently happens. Kaya ito ay madalas na nangyayari. So, when you have the heart to evangelize your family, you need to be more strong. Kaya kung mayroon kang pagnanais na evangelist ang iyong pamilya, kailangan mo munang maging malakas. Yeah, and then you go there without absent Sunday sermon. At bago ka humayo doon, kailangan mo wala ka munang liban sa pagdaluskir. Yeah, because getting a supply is a first. Dahil yung pagkuha ng panustos ay mahalag, yung una. Naintindihan niyo po? That's why you shouldn't absent every Sunday. Kaya dapat na huwag ka pong lumibon kada linggo. Sunday, through Sunday sermon, you can get the supply. Sa magitan ng Sunday sermon, makukuha mo yung mga panustos. According to supply, the result can be great difference. Ayon po sa mga panustos, yung resulta magiging iba. Let me show one example. Pakita ko po sa inyo isang halimbawa. We have the retreat center in the Taal Galilee Retreat Center. Meron po tayong Taal Galilee Retreat Center. If you go to retreat center, you can see the one tree, kalachuchi. Kung pumunta ka po sa retreat center, may makita ka doon isang puno, kalachuchi. On the hill, you can see small kalachuchi. Doon sa paakyat po, may makikita ka dito isang maliit na kalachuchi. But you can see very great kalachuchi in front of the building. Pero sa harapan ng building po, may makikita ka dito malaking kalachuchi. I was a surprise. One day, when I saw it, I was a surprise. Dahil isang araw po, nagulat ako nang makita ko ito. Why they are different? Bakit kaya magkaiba sila? Because of the when I was in Kalawan, I bought this tree and then I sent to retreat center. Dahil nung ako po ay nasa Kalawan pa, binili ko po yung mga punong ito at pinadala ko po sa retreat center. Yeah, but when I bought it, their size pareho. Pero nung binili ko ito, yung kanilang hugis po, size pare-parehas. Yeah, pareho size. But after around 2 years, I found the great difference. Pero pagkatapos ng 3 taon, natagpuan ko po yung kanilang pagkakaiba. Yeah, it grows a lot, right? Ito talaga lumago siya. But still very small. Pero itong isa, maliit pa din. Bakit? Bakit kaya? Supply is different. Dahil yung kanilang panustos, magkaiba. Here, the mas mahirap getting the water. Dahil dito, mas nahirapan siya makakuha ng tubig. That's why it does not grow much. Kaya hindi siya gaanong lumalago. But this side, right? Yeah. Getting a lot of water. Pero sa kabila, nakakuha siya ng maraming tubig. Supply, right? Determines the growth, right? Yung panustos, yung magtatakda ng paglago. So, you have to focus on getting a supply. Kaya kailangan mong magtuon sa pagkakaroon ng panustos. So whenever there is a sermon, you try to listen. Kaya sa tuwing merong sermon, subukan mong makinig. Whenever we have a fellowship, you attend the fellowship. Sa tuwing merong fellowship, umattend ka ng fellowship. Then you can grow. Kung ganyan, ikaw ay lalago. Naintindihan niyo po? Naintindihan po ba? Yeah, so this new beginner Bible study also is the time you can get the supply. Itong new beginner Bible study yung oras na makakuha ka ng panustos. Yeah, so today is the first session. Kaya ngayong araw po yung first session. Yeah, we still have a 7 session, right? Kaya natitira na lang po 7 session. You have many your classmate today.
Kaya ngayon meron ka po dito mga kasabayan mo, sila yung classmate mo. Look at your classmate. Tingnan mo yung mga kaklase mo. So you encourage each other to continue. Kaya himukin niyo po yung isa't isa na magpatuloy. If your classmate absent, you encourage them to come next time. Kung absent ang iyong classmate, himukin mo sila sa susunod na dumalo. So I hope all of you can finish your session. Umasa po ako na kayong lahat po matatapos yung lahat ng session. Okay? Okay po ba? Lahat? Lahat po? Yeah. Okay, salamat. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang paggawasan. Thank you for guiding us to have this new beginner Bible study. Salamat po sa pagbigay sa amin ng pagkakataong magkaroon ng new beginner Bible study. Thank you for calling many brothers and sisters can participate in this Bible study. Salamat po sa pagtawag sa maraming mga brothers and sisters na makilahok sa new beginner Bible study na ito. Please guide us to understand what's our Christian life. Pakiusap at nubayan niyo po kami kung ano po yung aming Kristiyanong pamumuhay. Please allow all the situation so that we can finish the whole session. Pakiusap ipaintulot mo po sa lahat ng sitwasyon na matapos po namin ang lahat ng session. Please guide all the brothers and sisters to abide in church until the end. Pakiusap at nubayan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters na manatili si church hanggang sa huli. We only rely on your mercy and gracious. Umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po.